Timoa. Yan yung binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Kaya nagagalit itong iba, aba, eh, nangaral si Pablo na binabawalan tayo sa ganitong gawain. Hindi tayo umipita ng malaki. Dahil nga, hindi pa ito ay immoralidad na maliwanag. Yun yung iniaalis ni Apostol Pablo. Pag kayo sumampalataya kayo Kristo, magsira yung kayo sa mga ikahahawa sa Kristiyosa at sa mga binigti at sa mga pakikiapid. Yun yung kanyang ipinakikilala ko ayon dito sa talata. Ano po? Kaya nga, doon sa pagdadalo yung mga salita sa banal na kasulatan, makikita namin yung tunay na kahulugan kung bakit pinabawal ni Pablo. Kasi papunta kayo kay Kristo eh. May sarili pong pagpapaliwanag ang Bible, hindi po yung galing sa aking kaisipan. Pag na-search nyo yung tinatawag na God Artemis o si Diana, lalabas yung kahulugan ng mga bagay na may kinalaman dito. Ito, hindi magkaanak. Sabi nga yan, mga pupunta dyan. Eh, yun nga lang, eh, yung ganang dugo, makikipa-sexual intercourse ka sa iba. Hindi ganun ang pananampalataya. Yan ang ugali ng mga hindi, ano po? Makikita mo may kababuyan. 27. At hindi lamang may panganib na mawalang kapuhinan ang kapuhay namin ito. Sabi nung Demetrio. Abay, mawawala tayo ng hanip mo ay pagganyan ng ganyan. Parang gano'n, ano po? Kundi naman ang templo ng dakilang Diyos sa Diana ay mawawala ng halaga at hanggang sa malugsos. Sabihin yung mawasak o magiba ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asya at na sanglibutan. Ito mo nga, halos buong sanglibutan sinasamba ang Diana na ito. Namihasa sila sa ganon. Marami ang mga ganyan tao na namihasa sa Diyos-Diyosa na po. At nang marinig nila ito, yung nakapunog sila ng galit. At nagsigaw at nagsisipagsabi, dakila ang Diana ng mga taga-Efeso. Nagwewelga sila. Paglaban natin ito, paglaban natin. Kasi nga iba, mawawala ng trabaho. At napuno ng kaguluhan ng bayan, at pinagkaisahan silang lusugin ng tulaan, o yung tinatawag na theater, o tanghalan, na sinunggaban si Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga Macedonia na kasama ni Pablo sa paglalakbay. Ang target nila si Pablo eh, na pagbisitahan yung dalawa. Pwede na yan! Ilabas ko lang kung galit ko. Para gano'n kasi, mga ano sila eh, kung nga nilang patayin si Pablo. Paul left Ephesus after an attack from a local super spirit resulted in a pro-Artemis, hindi na yan ako, riot involving most of the city. During his stay in Ephesus, Paul wrote four letters to the churches, including Corinth. So, ayon doon sa history na nabasa natin, ginusumulan si Apostol Pablo ng ilang mga sulat niya bago siya makulong sa Roma. Meron kasi tinatawag na prison letter. Ano po? At iba pa yung iba. Sa 1922, nakalagay yung ganito, Acts 1922. At nang maisugod na niya sa Macedonia ang dalawa, dahil si Pablo sa kanya na si Timoteo at si Erasto, siya rin ay natirang ilang panahon sa Asia. So, dahil siya ay hindi makakalabas, siyempre susulat niya, ipadala niya ito sa ganitong lokal. Acts 20:1-2. Through Macedonia and Greece, at pagkatapos ng mapagigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sinima pangaralan ay nagpaaraw sa kanila at umalis upang kumaroon sa Macedonia. At ang matahak na niya ang mga dami ngayon at paaralan na sila ng marami, siya ay napasa Grecia. Ayan, yung ginabangit kanina. Ito. Ayan, Macedonia. At napunta sa Greece o Grecia. Ito. So, makita niyo, ito yung Asia. Nandiyan sa ikalawang bahagi na yan, yung Ephesus. Ito, na kung saan yung goddess Diana, na god of fertility, ay nandiyan na sinasamba ng buong Asia. Kaya, matindig yung dahanan ni Apostol Pablo. Ano po? Paul's farewell to the Ephesians elders. Tandaan po natin, third missionary journey, hindi na siya makababalik dito. Kaya meron siyang paalam doon sa tinatawag ng mga matatanda sa Iglesia, Paul's farewell to the Ephesians elders, 17. At mula sa Mileto ay nagpasubo siya sa Ephesus at pinatawag ang mga matanda sa Iglesia. At nang sila'y magsidad sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungkong sa Asia, kung
paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon na ako'y naglingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng pag-iisip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa pagbakay, yung pagbakay, yung pagtatangka ng mga Hudyo. Kasi siyempre, sino ba naman ang hindi ka ba inyak na ganyan? Alam mo, may nagdaan, mayroon kang mga death threat. Diba? Hindi na makatanggap ka sa text na ng mga salitang papatayin kita paglabas mo ng pinto. Kasi siyempre, mag-worry ka rin yan. Eh ito, alam na alam ni Pablo yung sitwasyon na kapag nakita siya ng mga Hudyo na ito, talagang aatakin siya. Papatayin talaga siya. Kaya nandoon yung bigang tao, siyempre nalulungkot, nasasaktan, ayan o, at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. Kung paano hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pinakikinabangan at hayag na itinuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. Hindi natin. Itinuturo na niya, nagpabahay-bahay pa siya, Apostol Pablo, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at ganyan din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon narito ako na natatali sa Espiritu ay pasasayo sa rin na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Kasi kung hindi kong mapapansin, di ba, mula doon sa road to Damascus, nanggaling sila sa Jerusalem, papunta doon sa Damascus, alam ng mga taga-Jerusalem na itong si Pablo ay mamamatay tao. Ngayon, kung makikita mo ang isang mamamatay tao ay laban sa inyong araw, anong gagawin mo? Di ba dati takampi ka namin? Parang ganun. At ngayon ay isa ka na rin sa nangangaral ng Jesus na ito, papatayin ka namin, Pablo. So, parang ganun. Kaya doon sa pangyayari na yun, ang binabangit dito ay hindi niya yung mga bagay na mangyayari sa kanya doon sa hinaharap kay Jerusalem po. Maliban na pinatutuhanan sa akin ang Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabi ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Nakita niyo yung isang taong halimbawa kakatula ng death penalty o sila elektrika, di ba hindi makahakbang? Hindi na kasi pag tungtong niya ro, ikinabit na lahat ng mga kung ano-ano mga gadget na nakakabit na yan. Isa na yan. Kaya nga sabi, hilingin mo na lahat kung gusto mong kainin. Dito sa sitwasyon na ito, ni Pablo, nagsisipag-antay sa kanya yung mga kapighatian at ang ikala doon sa tinatawag na Roma. Ko, dapat hindi ko minamahal ang aking buhay, sabi niya, nawari sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos.